Magandang magandang umaga mga kapatid. Welcome once again to our daily morning devotion. I hope and pray na lahat po tayo ay nandun yung kagalakan at kapayapaan sa ating mga puso habang inuuna natin ang ating Panginoon sa buong araw na to. Diba? Sabi sa Matthew 6:33, if we seek first God and all His righteousness, all these things shall be added unto us. So, i-claim natin yung pangako ng Panginoon sa ating buhay sa araw na to at patuloy nating purihin at dakilain ang ating Panginoon sa ating buhay. So, before we start, let us pray. Heavenly Father, we bless your name, we glorify your name on high, O God. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo sa aming mga buhay. Ngayon, Ama, nagpapasako po kami sa iyong kapangyarihan at kalooban sa aming buhay dahil wala po kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay. Kaya nananahan po kami sa iyong banal na presensya. At tulungan mo kami sa aming devotion na to at aming pag-aaral ng iyong mga salita. Patuloy mong buksan ang aming puso, ang aming isip para lalo naming maunawaan at may sabuhay ang iyong salita na ayon sa iyong plano at layunin sa aming mga buhay. Ngayon Ama, tinataas ko po ang aming pag-aral na to na ikaw pa rin Lord ang nakaluklok sa trono ng aming mga puso at lahat ng makikinig, patuloy mo sila pagpalain at bigyan Panginoon ng karunungan at kaalaman para lalo kaming masigasig na tanggapin ang iyong salita na may kagalakan at kapayapaan sa aming mga puso. Manahan ka Ama sa aming buhay sa araw na to at patuloy namin na binibigay sa iyo ang mataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati at pasasalamat sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Alam niyo ba mga kapatid, last Sunday, nag-attend ako sa Cervantes Christian Church at habang nagtatestimony yung isang kapatiran, sabi niya, "Good morning," sabi daw niya sa kanyang professor. Tapos, tanong daw ng professor niya, sabi niya, "Ano naman ang maganda sa morning?" Tinanong niya daw. So, nag-isip daw yung kapatid na ito. At dahil nung time na yon, sabi niya, "Ano nga pala ang maganda sa morning?" So, sabi niya, "Yes, alam ko na maganda ang aking morning dahil sa araw na to, nandito tayo, buhay, malusog, masaya, at nandun yung kagalakan sa ating puso. So, every new day, every new beginning, every new life is a great blessing from the Lord. So, I hope and pray na every day of our lives, maganda ang ating morning, maganda ang ating buong araw, dahil alam po natin, nakasama natin ang ating Panginoon. So, ito po, ang ating scripture reading will be found in Psalms 34, verse 1 to 8. I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. I will glory in the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. Glorify the Lord with me. Let us exalt His name together. I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all my fears. Those who look to Him are radiant. Their faces are never covered with shame. This poor man called, and the cold, and the Lord heard him. He saved him out of all his troubles. The angel of the Lord encamps around those who fear Him, and He delivers them. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him." So, basahin ko rin sa Tagalog version. Sabi dito sa Salmo 34, versikulo 1 hanggang 8. "Pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng oras. Ang aking bibig ay hindi titigil sa pagpupuri sa Kanya. Ipagmamalaki ko ang gawa ng Panginoon. Maririnig ito ng mga api at sila'y magagalak. Hali kayo, ipahayag natin ang kadakilaan ng Panginoon at itaas natin ang Kanyang pangalan.
Ako'y nanalangin sa Panginoon at ako'y kanyang sinagot. Pinalaya niya ako sa lahat ng aking takot. Ang mga umaasa sa kanya ay nagniningning ang mata sa kaligayahan at walang bahid ng hiya sa kanilang mukha. Nung wala na akong pag-asa, tumawag ako sa Panginoon. Ako'y kanyang pinakinggan at iniligtas sa lahat ng mga dinaranas kong kahirapan. Ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa mga may takot sa Diyos at pinagtatanggol niya sila. Subukan ninyo at inyong makikita kung gaano kabuti ang Panginoon. Napakabalad ng taong nakahanap ng kaligtasan sa Kanya. Ito ay banal salita ng Panginoon. So the title of this message for today is A Thankful Heart. Mapagpasalamat na puso. So, how can we thank God in the midst of trials or in the midst of the storms of our lives? So, paano natin pasalamatan ang ating Panginoon despite sa mga challenges, sa mga situations sa ating mga buhay? So, tingnan natin doon sa ating binasa. Ito ay sinulat ni Haring David. Nangyari ito nung time na ang kanyang buhay ay nanganganib dahil gustong patayin ni Haring Saul si David. At nung time na yon, nung tumakas siya, pumunta doon sa bandang Palestina at doon nakita niya si Haring Akis ng God. So sa pagiging matakutin niya, natakot siya at ayaw pa rin niyang mamatay. Kaya nagpanggap siya na isang baliw nung time na yon. So dito natin makikita na in times of trials, in times of pain, si Haring David ay patuloy na kumapit sa mga pangako ng Panginoon. So lahat naman po tayo dumadaan sa mga iba't ibang mga pagsubok sa buhay. Minsan there are death threats. Minsan ang mga sakit na hindi natin kumbaga ito yung nagbibigay sa atin ng isang threat o kaya financial setback or mga relasyon na winasak ng kaaway sa ating mga buhay or anuman ang mga sitwasyon mo ngayon kapatid, there are times talaga na wala tayong ibang gagawin kundi manatili na sa presensya ng Panginoon at patuloy tayo na kumapit sa kanyang mga pangako. So, how can we thank God in every storms of life? Una po, we should praise Him alone above all our circumstances. So, binasa natin sa verse 1 and 2, sabi dito, pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng oras. Ang aking bibig ay hindi titigil sa pagpupuri sa Kanya. Ipagmamalaki ko ang gawa ng Panginoon. Maririnig ito ng mga api at sila'y magagalak. So, dito natin makikita na in times of troubles, in times of pains, in times of sorrow, or even in times of blessing, in times of joy, in times of goodness in our lives, dapat natin papurihan ng Panginoon kasi sabi niya, I will extol the Lord at all times. So, ibig sabihin at all times, in good times, in bad times, we are always there to praise God, to give Him honor, to give Him praise dahil alam po natin na lahat ng mga nangyayari sa ating buhay, there is a divine purpose. May layunin ng Panginoon sa ating buhay. And at the same time, our ultimate purpose, bakit tayo nandito, bakit tayo nilikha ng Panginoon, is to worship Him, to glorify His name, and to give honor to His holy name. So, ito natin na, in times of trials, nandun pa rin yung a way of thanking God is our worship and our praises to Him alone. So, pangalawa po, how can we thank God in every storm supply? Pangalawa po, we should seek Him and seek His will. So, basahin natin sa verse 3 and 4.
Sabi dito, glorify the Lord with me. Let us exalt His name together. I sought the Lord and He answered me, and He delivered me from all my fears. So, dito natin makikita na, if we really seek God in our lives, we seek Him every day of our lives, in every decision making, in every situation na nararanasan natin, every day na na-encounter natin, ang challenges sa ating mga buhay, patuloy natin hanapin ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay dahil apart from Him, we cannot do anything. Kaya patuloy natin na sikapin natin na every day of our lives, every situation na nararanasan po natin, patuloy natin hanapin ang presensya ng Panginoon at manatili sa presensya ng Panginoon at patuloy natin na ang kalooban niya lagi ang siyang mangyari at maganap sa ating buhay. And third, paano natin, how can we thank God in every storms of life? Third, putting our hope in Him alone. So sabi dito sa verse 5 and 6, sabi niya, ang mga umaasa sa Kanya ay nagniningning ang mata sa kaligayahan at walang bahid ng iya sa kanilang mukha. Nung wala na akong pag-asa, tumawag ako sa Panginoon, ako'y Kanyang pinakinggan at iniligtas sa lahat ng mga dinaranas kong kahirapan. So, ang ating pag-asa ay nakatuon lamang, naka-anchor lamang doon sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil He is the hope of glory in our lives. Kung tayo man ay nawawalan na ng pag-asa, manatili lang tayo kapatid na naka-angkla doon sa pangako ng Panginoon at sa banal na presensya ng ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Kagaya ng ginawa ni David, Haring David sa kanyang buhay. Sana ganun din po tayo na anuman yung mga pagsubok, anuman yung mga kahirapan na ating nararanasan sa ngayon, patuloy natin na nakaangklay ang ating pag-asa sa Panginoon. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Sabi nga, kung tayo ay isang sundalo ng Panginoon, we should never give up, we should never surrender, and we should always put our hope in Christ alone. Kaya, never retreat, never surrender, dahil anak tayo ng Panginoon. And third, and fourth, how can we thank God in every storms of life? Ito yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Trusting Him all the way. Sabi doon sa verses 7 to 8, sabi dito, the angel of the Lord encamps around those who fear Him, and He delivers them. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. So, dito makikita natin na once na nagtitiwala tayo sa Panginoon, total trust ang gusto ng Panginoon sa atin na huwag tayo mag-waver doon sa ating pananampalataya sa Kanya. Yung 100% tayo na alam natin na ang ating Panginoon is always faithful to fulfill His promises over our lives. So, panghawakan po natin ang lahat ng pangako ng ating Panginoon because He is always faithful. Dahil sabi doon sa verse 8, sabi niya, subukan ninyo at inyong makikita kung gaano kabuti ang Panginoon. Napakapalad ang taong naghahanap ng kaligtasan sa Kanya. So, patuloy tayo na magtiwala, manampalataya sa ating Panginoon dahil apart from Him, we cannot do anything. But in His glorious presence, we can do all things through Christ who strengthens us. So, in every situations in our lives, ano man yung mga dinadaanan mo sa oras na to, kapatid, magtiwala ka lang, manampalataya sa ating Panginoon dahil hindi Kanya iwanan, hindi Kanya pababayaan. His promises will come to pass upon your life. Basta patuloy lang tayo na magkaroon ng
malalim na relasyon sa Kanya. Patuloy natin siyang purihin, dakilain, at patuloy natin siyang masumpungan sa ating mga buhay, at ang kalooban niya lagi ang mangyari sa ating buhay. At patuloy tayong magkaroon ng pag-asa na nakaangkla doon sa lahat ng pangako niya sa ating buhay. So, I do believe by faith na lahat naman tayo, we are an overcomers. We are more than conquerors. And no one can separate us from the love of God. May magandang plano ng Panginoon sa iyong buhay. May magandang plano ng Panginoon sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, ganun din po sa iyong trabaho, o kayo, sa inyong business. Alam ko na kapag inuuna natin ang Panginoon at patuloy natin siyang papurihan, dakilain, luwalhatiin sa lahat ng aspeto ng ating buhay, ay patuloy natin na makikita at mararanasan kung paano siya kumilos at gawin lahat ang kanyang mga pangako sa ating mga buhay. At ayun po, huwag nating hayaan na in every day of our lives, patuloy natin na panghawakan lahat ng pangako ng ating buhay, ng ating Panginoon sa ating buhay. Sabi nga sa 1 Thessalonians 5:16 to 18, sabi, "Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is the God's will for you in Christ Jesus." So patuloy lang tayo. Patuloy tayong magalak. Ito yung kagalakan na nagmumula sa ating Panginoon, at patuloy tayo na manalangin. In good times, in bad times, we will continue to praise God, give thanks to God. Dahil alam po natin na ito ay kalooban ng ating Panginoong Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo sa ating buhay. So, yun lang po mga kapatid. I hope and pray na ang salita ng Panginoon ay magbibigay ito ng kalakasan sa ating buhay habang tayo ay naglalakbay dito sa mundong ibabaw. And I hope and pray that the Lord will continue to speak unto our hearts as we continue to trust in Him, to have hope in Him, to praise Him, to give Him thanks every day of our lives, and at the same time, to seek Him and to seek His will in our lives. So yun po mga kapatid, let us pray. Father God in heaven, we continue to praise you and honor your most precious holy name. We thank you for your amazing grace and love that strengthen us to move on forward to a higher level of our spiritual maturity. We thank you even in the midst of trials and difficulties, for in this moment we can draw closer to you, knowing that you are always near to the brokenhearted and saving those who are down in spirit, as you promise in Psalms 34 verse 18. We thank you for all those times that we are weak and you are there to strengthen us, giving us the peace that comes from you alone. Today, we lift up unto you all my brothers and sisters who are suffering now from different challenges in life. May they find comfort and strength from you, claiming your promise in Psalms 34 verse 19, "The righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all." Dalangin po namin, Ama, na patatagin mo ang aming pananampalataya sa iyo habang kami ay patuloy nagtitiwala sa lahat ng iyong mga pangako sa aming buhay. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na mamuhay na ayon sa iyong kalooban at plano sa aming buhay. Inaamin po namin, Ama, na wala po kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay. Kaya ngayon, Ama, patuloy kami na manahan sa iyong banal na presensya
At ngayon, tinataas po namin ang bawat pamilya. Tulungan mo po kami patatagin ang aming pananampalataya sa iyo. Bigkisin mo kami ng pag-ibig na nagmumula sa iyo. Tinataas po namin ang mga mag-asawa, lalo na yung mga relasyon na winasak ng kaaway. I pray, Father, that you reconcile each and every relationship. We acclaim by faith that you are a God of restoration. As you've said in Matthew 19:6, whatever God had joined together, let no man separate. We thank you, Father, for this promise, and we claim it, Father, to be manifested in the lives of every marriages. And even, Lord, I pray sa mga kabataan, continue to empower them with your Holy Spirit as they grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Protect them, Lord, from any harm and every deception that the enemy wants to destroy every lives. We pray, Father, that your promises that you will never leave them nor forsake them. We thank you, Father, for you are good and your mercy endureth forever. Ganun din po, Ama, tinataas po namin lahat ng mga may sakit, lalo na sa may mga lalangs, na may mga lalanas, mga sitwasyon sa buhay, lalo na sa mga naka-confine, sa mga hospitals. Oh God, I pray na patuloy mo sila, Panginoon, na yakapin, pagalingin lahat, anumang klaseng sakit, Ama, dahil sinabi mo sa Isaiah 53 verse 5, sa pamamagitan ng iyong latay at sugat sa katawan, sila po ay napagaling na. Maraming salamat po, Ama, sa pangakong ito, dahil alam po namin na hindi mo sila iwanan, hindi mo sila pababayaan. Ganon din po, Ama, lahat ng mga magulang na nagtatrabaho dito sa Pilipinas at sa abroad, I pray, Father, for your divine mercy and protection as we acknowledge that you are our Jehovah Jireh, that our God will supply all our needs according to your glorious riches in Christ Jesus. We thank you, Father, because in the midst of trials, in the midst of pains, in the midst of sorrows and difficulties, you are always there to comfort us, to strengthen us, and to give us that peace that comes from you. We thank you for that inner joy that you put in our hearts, and thank you for all the promises that you have given to us every day of our lives. Tunay nga po, Panginoon, napakabuti mo sa aming mga buhay. Patuloy mo pagpalain lahat ng aking mga kapatid nakikinig sa oras na to, lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay kasama ang kanilang buong pamilya. Maraming salamat po, Ama, sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal, sa biyaya mo na patuloy na dumadaloy sa aming buhay. At buong puso namin na binibigay muli sa iyo mataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati at pasasalamat sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen. So we thank you, mga kapatid. God bless and have a good day. We love you with the love of the Lord. Bye!